Kuya, okay. Alright, tuloy-tuloy ang ating construction here. Maganda guys, ile-level yan ha. Yan, haayusin yung lupa na yan, ile-level yan. So, tapos sa dulo, recraft and perimeter fence. Tapos yun, ano siya? Lalagyan ng pundasyon para agad. Tapos yun yung kung winawar nyo yung signal for internet. Ayan, ito LTE, malakas yung LTE signal dito. Hi everyone, welcome back to my channel. And dito ako ngayon sa isa sa mga best property na ma-offer ko, very near to Tagaytay Twin Lake. So ito po yung ating site, no? Ito will, this will be the guardhouse. Yan. And as you could see guys, yan, undergoing construction. So iikutin natin siya mamaya hanggang doon sa midulo. And this one has a mountain view nature vibe. Actually, this one guys, pag tiniretso nyo to, is 15 minutes from Tagaytay Twin Lakes by far. So dito ako nag-park, ayan. And pag dinaretso nyo po yan, this will be Batangas, Pico del Oro, or pwedeng lumabas ka ng Nasugbu, yan. Sa ano siya, Pakaibiyang Tunnel, no? Pwede siyang dumiretso ko dyan. And going to mga palengke, market, school, clinic, andyan lang po yan. But if you want to go to Tagaytay, it's 15 minutes by car. But if you have a motorcycle, it's around 10 to 12 minutes. So ito po yung ating site. Siguro para ma-appreciate nyo at makita nyo agad yung itsura nitong property natin, is I will show you the drone shot or the aerial shot of this one in 3, 2, 1 in here. Guys, nakita nyo naman kung gaano itong kaganda and ang ganda ng kanyang nature vibes with mountain view. And any house design upon full construction ng ating property na to. And yeah, this will be the guardhouse. Siguro, I will also show you yung video ng accessibility niya. I will be showing you my driving Tagaytay Twin Lakes going to this property. Joe on the end of this tour, no? So, please stay tuned para makita nyo yan. And syempre, para makita nyo muna ano pa magiging itsura nitong property na to after the full construction, is let us show you the finished constructed subdivision properties natin, no? Na sample kung ano yung magiging itsura niya para makita nyo at magkaroon kayo ng idea. Kasi ang ikutin natin ngayon is lupa lang siya na under development. So after the construction, concrete roads with playground amenities, lines for water and electricity, ano yung magiging itsura nito? So I will show you in 3, 2, 1. Please watch it here. So yun guys, nakita nyo naman yung sample ng mga finish natin na properties. So tinalahari natin guys yung mga available lots doon natin sa inyo. So this one will be a concrete road with drainage po yan. So yan, makita nyo yung mga mystic. Yan yung concrete road. Up to that one, yan yung mystic. Then this will be, yan ito, yung lapad na yan will be the guardhouse. Alright? So tara, let's go. Ikot tayo guys. Yan, okay. So diba, makita nyo naman. So yan, ito yung magiging concrete road going to there. Actually, yung lapad nito, no? So tara, ikot tayo. May available actually na dalawang lots around there. Doon sa may 3. Ayan, sa may 3 na yan. So, meron ding iba. Turo ko pa sa inyo yung available. Tara, let's go. Alright. So,
Yan, ito yung magiging concrete road niya, guys. Ayan. So, tapos yung dito will be perimeter fence. So 2 meters po ang height ng ating perimeter fence sa dulo ng property. So tara, we will be going down. Punta po tayo doon para maikot natin siya. Dahan-dahan lang, medyo madulas po. Okay. Kung saan kaya mas maganda dumaan? Here or here? Siguro I will be going there. So ito pala guys, tatambakan pa na to ng lupa ha. Yan, ile-level po yan doon. No? So nakita nyo ba yan? Ile-level yan from that dito. Para pag nagawan siya ng concrete road is maganda ang kanyang pundasyon. Alright. Let's go. So ito yung mga ginawa ng tao natin na magagawa ng ating property. No? Ito yung mga kanilang gagawing headquarters. Yan, ito yan guys. Oh. Diba? So tara, let's go. Dito tayo magkakas. Dito yung magiging perimeter fence, no? Okay. Diba tayo dyan, guys. Alright, let's go. Actually dito kaya lang madulas kasi umulan. Umulan unti. So yeah, kita nyo naman undergoing development. Let's go. Okay, ikot tayo. Kita nyo naman, diba? Ito guys, oh, ayan, oh. Undergoing construction yan. Tapos dito guys, malalaki yung 250 square meter. Tapos, 4-5 lang per square. Alright. Alright, sa inyo mga available natin na lots. Alright, medyo madulas lang. Pero carry lang. Alright, so yun yung concrete road, diba? Dederecho yan dito. So, ang parks and playground will be there. Yan yung parks and playground. Dito yung perimeter fence. Yan. Dito. Yan. Okay. Tara, ikot-ikot tayo. Yan yung mountain view. Yan yung mountain. Tsaka mountain din doon. Okay. Ayan. Dami ng putik ng sapatos ko, guys. Woo! Tapos magdadrive mamaya, ano? At pala, naglalaro ng bota. Right. Ayan yung ano. Dito yung parks and playground. Dyan yung may available dito na ulat. Yan, dyan yun. Tapos, turo ko sa inyo iba pang available. Alright. Tahan lang. Let's go. Yan, so, ito, nag-clearing na yan. Kasi, ongoing development of construction, no? Then later on, lalagyan naman yun ng mga drainage. So, andito yung ibang available guys natin. Yan, dito. Yan, dito. So, dyan po yung ibang available natin na meron dito actually na 5 lots dito. 250 square m, yan sa gitna. Tapos kung dito ka, yun yung mountain view mo. Yan, mountain din yun. Kung nakita nyo sa drone shot ko, ano yan, Mount Talamitan. No? And yan, ang lapit muna sa guardhouse. Yan dito. Yan yung guardhouse. So, diretso lang highway na yan. Tapos doon yung parking playground, so may puno na yan. Alright. Tapos, ang available pa, may available din pala doon. Yan, dun, overlooking din yun doon. So, tulakarin natin guys, para makita nyo. Tapos yung dulo pala ng property, here, makikita nyo dito, concrete road dito. Ayan, dito. So, yung stick na to, yan yung magiging concrete road. From the highway, yan, makikita nyo yun. Tapos dyan nyo man, yung sa dulo na yon yun yung perimeter fence. Kita nyo yun. Wow. Actually, ang sariwa guys, ang presko ng hangin. Super. Ito yung concrete of the sabi ko. Ito yung sample yung sinisang dulo. From that stick, going to here, going to there, tapos yun, isang cut na ng lupa yun ng 250. Malaki yun guys, 250. Yan, sakto ah. 1, stick, 2, tapos 3, kita ba ron? Tapos 4, yan. Ewan ko kita nyo, pero yun na yun, yung sukat na yun. Tapos the concrete. Okay, tapos... Okay, turo sa inyo pa pang available. So dito nga yung sabi ko sa inyo, may 5 lots na 250 square meter. Ang lapad nyo guys, para makita nyo. Ayun, ang malaki nyo. Ayun, hanggang dito. Tapos, going there. Malaki siya guys, malapit. Tapos, yan,
marami. Available din dito guys, mga overlooking natin. Nakita nyo yung mga overlooking din natin. Tapos talagang pag second floor, third floor house, kasi any house design siya, kapag full construction, mayroon yun yung mountain view. Tapos ang sariwa ng hangin. Right now it's 11 a.m. Tapos kung may mga inquiry ka, pwede ka mag-message sa Viber or WhatsApp ko. Yung number naman makita mo dyan, 0939195917. Para ma-avail mo kung gusto mo, no? Malapit lang siya actually eh, sa mga, no? Sa mga Tagaytay. So papakita ko yung video later on kung gaano siya kalapit and ano yung daan, no? Kasi dyan lang siya, ilong highway lang mismo to eh. 15 minutes from Tagaytay Twin Lakes. So lakad tayo dito. Wala, let's go guys. Ikot tayo dito. Let's go. Malamig dito guys, lalo pag mga 5 p.m. for sure. Kasi nagbabiyahe ako dito dati, nagra-ride ako dito mga 5 p.m. yun o. Alright, let's go. Yun o, dito o, ayun ang ilelevel yan, yung sinasabi sa ilelevel doon. Tapos yung isang concrete road dyan, banda. Okay, so tara, let's go. Ito yung ano, ito yung ibang available lots o guys o, yan o, dyan o, overlooking yan o, overlooking. Yun o, maganda dito no, sariwa yung hangin pati. Tsaka mura, affordable, may selling price. Pakita ko sa inyo ibang abil. Ay, doon pala sold out. Pero nakara na rin natin. Makita nyo din. Medyo hirap lang ang lakad guys. Kasi nag-ulan eh. Wala, bigat na tuloy ng paa ko. Talubog mo, talubog mo. Pakatos ko. Hina. Baka. Lumulubog eh. Bigat na eh. Ayan, nandito overlooking din dito. Alright. Ayan, maganda o dito. Ayan, dito guys, mga available. Ayan, makaka dito yan. Ile-level yan dito eh. Ito yung block 6 to eh. Ito may mga available dito guys. Dito. So dito kasi ang ano niyan, dito perimeter fence na yan, dito dulo na yan. Yan. Yan dulo ng property. Tapos yung concrete road mo is around here dito ba. Tapos yan, ile-level yan din. Para pagka tinayuan siya ng house, may pundasyon, tapos lalagyan dun sa palibot ng RICRA. Okay? Pakita pa natin kung available. Ay, dito pala, may available din dito, dito. May 5 lots dito, 250 square meters sa gitna. Tapos dyan din, meron din overlook. Tapos aayusin pa naman po, tataas ang level pa yung lupa. Alright, let's go. Malamig ngayon, no? Hiking up eh. Yung property na sinasabi sa inyo dito. Ito sold out na dito eh. Yung dyan, sold out na yun eh. Okay. Oops, dahan lang. Ayan o, dito. Ayan yung, doon yung parks and playground. Tapos andyan yung, ayusin ko naman dito. Ile-level yan dito guys. Ayan. Ile-level yan. Tapos, yung dulo nyan, perimeter fence with recraft, no? Ayan. Okay. Tapos dito yung concrete road. Ayan, makikita nyo yung stick. Ayan, yung stick. Ayan. Tapos kanan tayo. Ayan, dito. And actually dito marami available. Dito sa kabila. Ayan, dito guys. Maraming available dyan. Dito sa gilid. Kabila. Ayan. So maraming available dyan. Dito mga 250. Tapos yun yung mountain view mo. Ayan. Kita nyo ba? Tapos ili-level yan dyan ha. Level yan. Ayusin yun. Doon may mountain din doon. Alright. So hanggang dulo pala ng property hanggang doon. Okay. So yun. Yun yung ating tour for today's video. No? So yan. Ayusin na yan. Tuloy-tuloy na po yan. Dito mga available lots. May available lots dito. Overlooking meron din dito.
Meron din doon yung tinuro ko kanina sa Milit na. Actually, few lots remaining na lang eh. Kasi dito sold out na to. Sold out na to lahat dyan. Tapos, yung concrete road will be here. Dito sa gitna na to. So, ang laki is 6.5 meters. Dito sa main road naman is 8 meters. Okay? So, yun lang naman guys ang ating tour. Ito na yung construction na yan. Ito na yung underground construction natin. So, yun lang yung ating actually tour for today. Pero ikaw din nga na para makita nyo yung undergoing construction. Tapos, ingat lang. Tulas. Ayan guys, oh, ini-clear out na yan. Nandun yung property. Okay? So yeah, continuous construction lang tayo. So ilan tayo kay Kuya? Ayan si Kuya, oh. Alright, tuloy-tuloy yung ating construction here. Ganda guys, ile-level yan ah. Yan, ayusin yung lupa na yan, ile-level yan. So, tapos sa dulo, recraft and perimeter fence. Tapos yun, ano siya, lalagyan ng pundasyon para agad. Tapos yun na yung kung winawar nyo yung signal for internet. Ayan, ito LTE, malakas yung LTE signal dito. So, yun lang guys yung ating tour for today. Medyo hirap na yung sapatos ko, yun ah. Ayan ah, ulan pa more. So, yun lang guys, thanks for watching. Kung nandito ako pa sa kule. And yun, kung nagustuhan mo, kindly hit the thumbs up. Share mo rin to other people na naghahanap ng property very near to Tagaytay and very affordable. And kung nagustuhan mo, hit me notification bell para of the next upcoming videos is I will keep you updated. So yun lang guys, I will show you yung ating biyahe from the Tagaytay Twin Lakes going to here sa end of this video. Thanks for watching and God bless po sa lahat. Inquire lang kayo if may gusto po. So yun, ipa-play ko na yun dito and bye-bye. So ito yung Tagaytay Twin Lakes guys. So dadiretsuhin lang po natin yan dyan. And then papanan doon sa Magallanes po. 10 to 15 minutes, actually 10 minutes lang no, galing dito. If motor, if kotse naman, exactly 15 minutes galing dito mismo sa Tagaytay Twin Lakes. Yan. So yan o, no, nakita nyo yung kalye na yan. Doon yung dadiretsuhin papunta sa property. Alright. So tara, let's go. Actually, napakalamig dito ngayon guys, oh. Kung nakikita nyo lang, nagpa-fog. Napakalamig guys. Ayun, oh, tingnan nyo. Doon sa property na sinasabi ko, ganito din guys, ang lamig. At mataas siya, mataas. Ngayon, oh, kung makikita nyo, lamig. Buti naka-jacket ako. Ayan. So, ayun guys, dito. Ayun, oh, kakanan tayo dito. Tapos dire-diretso lang yun guys. Nakakanan tayo dyan. In the 15 minutes lang, dire-diretso lang po ito. Alright. Yun naman yung ano rito, yung vibes, oh. Tignan nyo, oh. Tagaytay talaga. Actually, giniginawa ko ngayon, guys. Lamig. Hi guys. So, dito guys, dire-diretso na to, eh. Papunta na sa property. Yan. So, ito guys, dire-diretso na yung papuntang property. About 5 to 10 minutes. 5 to 8 minutes, guys. Yan. So ito guys yung dire-diretso na yan, mga ano yan, papunta na yan sa property sa natin na along the highway. Tapos mga 5 to 8 minutes lang. But if you are from Manila or from expressway, no, meron to galing ng Calax. Itong butas na to. Imbis na dadaan ka ng mga Tagaytay, pwedeng dito ka na dumiretso. Ayan, dinayos yun guys, diretso yan papunta dun sa Calax, no. Ayan. So yan, pag natapos na yung construction yan, yun, dire-diretso ka na sa property mo, sa farm mo. Lapit na tayo sa property. Ayun o, ganda o, di ba? Tapos 10 to 15 minutes lang from ano, from Tagaytay Twin Lakes. Alright. So ito na guys, yung property. Ayan o, di ba? Kita nyo? Ayan. So tara po, park tayo sa gilid.